buhay sa bawat isa. Tayo po ngayon ay darako na sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan po natin dito sa Aklat ng Galacia 6-10. Ganito pong sinasabi, ang mga tinuturuan ng Salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon ang pagkabasa ng pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay darako sa ating mensahe. Naway samahan tayo ng banal na Espiritu sa ating pag-aaral na ito. Po'y napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay, kaya hayaan natin na ang puso natin ay mabuksan at hayaan natin makakilos ang banal na Espiritu sa ating buhay na sa gayon ay makita ng Panginoon na tayo ay mayroong pagnanais na pakinggan ang kanyang mensahe. At ayon dito sa ating binasa, meron ditong tayong pag-aaral tungkol dito sa pagtatanim. Ang tagapagtanim at ang mang-aani. Kung tayo po ang papipiliin, ano po ba ang gusto natin na maranasan sa buhay natin? Yung panahon ng pagtatanim o yung panahon ng pag-aani? Maaring marami ang magsasabi na mas masarap yung panahon ng pag-aani, no? Pero napakahalaga sa ating buhay ay tinatawag na pagtatanim. Ayan. Ang pagtatanim ay nangangailangan ng puso. Ano? Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ay ang puso ng tagapagtanim o ay tinatawag na The Planter's Heart. Ayan. So sa pagtatanim ay nangangailangan daw ng kasama ang maayos na puso ng bawat isa dahil ito pong puso natin sa pagtatanim ay nagkakaroon po ito ng reflection sa ating pagtatanim. Kaya kailangan po natin ito dahil dito ay naipapahayag natin kung ano ba ang ating mga layunin o yung tinatawag na motibo natin sa pagtatanim, sapagkat ito'y nakaka-apekto sa ating mga pananim. Uso-uso na ngayon yung mga pagtatanim, ano po, at yung mga paghahalaman, kaya ito po'y alam na alam na ng marami. Hindi dahil sa uso ito, ito yung gusto ko na maituro sa bawat isa, no? Kaya, pakinggan po natin, ano ba sinasabi ng Panginoon dito sa talata na ating binasa, ito po'y ating pagsasalusaluhan at ating pagbubulay-bulayan, ano ba ang puso ng isang tagapagtanim? The planter's heart. Number one, kailangan po sa ating pagtatanim ay tiyakin po natin na mayroon tayong matabang lupa o mabuting lupa na ating pagtatamnan. Number one is planting in good soil. So alam naman natin yung katuruan, no? Ng paghahasik ng salita ng Diyos, ang paghahasik ng salita ng Diyos o yung tinatawag na sabi ang binhi daw ay yung salita ng Diyos na kung saan ay itinatanim natin na kapag ito'y natanim doon sa mabuting lupa ay nagkakaroon ito ng paglago at pagbunga at pag-ani ng sagana. Sabi po dito sa Mateo 13 verse 8. Subalit ang tinutukoy dito na pagtatanim ay yung namang mga nahasikan ng salita ng Diyos ay kailangan din na matutong magtanim. Ano, magtanim ng binhi, magtanim ng buto para naman patuloy na dumaloy ang pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. At sabi nga ni Apostol Pablo dito sa
ating pag-aaral ito ay sinabi niya na ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat lamang na magkaroon sila ng pagkakataon na i-bless yung mga tagapagturo. Ano? At gayon din na sinabi niya doon sa 1 Corinthians 7:7-12, sabi dito, ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastor na nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganoon din ang sinasabi ng kautusan, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya yon isinulat sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa ng pag-asang may bahagi siya sa aanihin. Nagasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba ay may ganitong karapatan, lalo na kami, ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balitang tungkol kay Kristo. Ayan. So, nabanggit ni Apostol Pablo, dahil maaring wala siyang masyadong natatanggap na pagpapala doon sa kanyang mga tinuturuan, ano? Yung kanyang mga mag-aaral or mga dinala niya sa Panginoon o yung mga tao na nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Kaya naman si Pablo ay hindi tumigil sa kanyang paghahanap buhay bilang tent maker. So meron silang business at ito ay kanilang patuloy na ginagawa dahil kailangan nila ng mga pangangailangan sa araw-araw. Siyempre, mga pagkain, mga iba't ibang needs nila, kailangan nila masuportahan yon. E ngayon, kung wala naman silang natatanggap mula doon sa kanilang mga tinuturuan, paano sila makakapagpatuloy sa kanilang pagmimisyon, kaya gumagawa sila ng paraan para masuportahan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga sinabi niya, kami po ay nagtuturo ng salita ng Diyos at itong pagmimisyon namin ito ay hindi po namin pinangangalakal ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi naman sila nangangaral para sila ay makakuha ng mga benefits doon sa mga tinuturuan nila, bagamat kailangan gawin yon ng mga tinuturuan. Kaya nga sabi doon sa verses, ang mga tinuturuan na salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Ano? Dahil hindi naman magpapatuloy ang isang gawain kung wala naman sumusuporta doon sa mga miyembro ng church. Kaya dapat ang mga member ng church ay mayroong kaisipan na dapat ay suportahan natin ang mga lingkod nito sapagkat hindi magpapatuloy ang gawain kapag hindi natin sinuporta. Kaya tamnan natin sila. Okay, nagtatanim tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil upang magkaroon tayo, may magamit tayo sa pangangailangan ng gawain nito. So, napakadali para sa atin ang tanggapin ang mga kapakinabangan ng mga pag-aaral sa salita ng Diyos dahil nakita natin ang kabutihan nito sa ating buhay. Di ba, isang napakalaking kapakinabangan na tayo ay tinuturuan ng mga lingkod ng Diyos at sa pagtuturo nito, marami tayong natutunan para may ayos ang takbo ng buhay natin, magkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Pero minsan ay nakakalimot tayo na magpasalamat at ma-appreciate natin ang mga ginagawa ng mga lingkod ng Diyos, yung mga tagapagturo, at minsan ay wala na tayong pakialam kung sila ba, kung ano ba ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. So, siyempre hindi po natin nilalat dahil alam natin na marami na mga miyembro ng ating church na kung saan ay talagang very supportive. Ano? Dahil alam nila ang pagtatanim. So sa ating pagtatanim ay dapat yung kaisipan natin ay hindi maging negatibo. Ano? Hindi tayo nagbibigay tapos sinasabi natin,
eh tayo naman nagbibigay eh sa kanila lamang naman napupunta, ano? So tapos madalas pa, no, kung sino yung hindi nagbibigay, siyang mareklamo, o siyang hindi nagbibigay o hindi nagtatanim, eh sila pa yung misa na kung saan ay nag-iisip ng hindi po maganda para sa gawain ng Panginoon. So, kung naniniwala tayo na makabuluhan sa atin ang salita ng Diyos, ay tamnan natin ang lingkod ng Diyos ng mga pagpapalang tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. At naniniwala ko meron tayong katiyakan na sa ating pag-aani ay meron tayong mga pagpapalang nagmumula sa ating Panginoon na siyang gumaganti doon sa ipinagkaloob natin o doon sa itinanim natin sa mga lingkod ng Diyos. Ano? So, sabi po dito sa Mateo 10:42, tandaan ninyo, sino man magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga maliliit ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. So, kung ang Panginoon mismo ang nagsabi ng ganitong mga pamantayan o ganitong mga pangako na sa bawat pagbibigay sa mga lingkod ng Diyos ay mayroong gantimpala, di po ba? So, ang iisipin natin na hindi isang kalugihan sa atin ang magtanim sa lingkod ng ating Panginoon. Dahil naniniwala tayo na ang mga lingkod ng Panginoon, ito po ay isang mabuting lupa, ano, na dapat nating tamnan para umani tayo ng sagana. Ano, ano ba yung pag-aani na kung saan ay pinagkakalob sa atin ng Panginoon? Spiritual harvest or material harvest, ito po ay mararanasan natin kapag tayo ay nagtatanim doon sa mabuting lupa. At ang mabuting lupa na ito ay yung mga taong ginagamit ng Panginoon sa buhay mo. Ayan. Ako po ay mayroon ding maliit na business. Ako po ay nagagawa ng masarap na kimchi. Ano? At kapag ito pinost ko sa Facebook, madali po itong nauubos. At maraming bumibili nito. Dahil naniniwala ako na yung mga tao na bumibili dito ay maaring ang damdamin nila ay ito'y lingkod ng Diyos. Mas maganda siguro na ito ay bilhan natin, tamnan natin ito, sapagkat naniniwala tayo na mayroon din siya mga pangangailangan sa buhay nila. No? At nakakatuwa minsan sa aking mga pag-deliver ng kimchi, minsan may mga sukli sila, hindi na po yun kinukuha sa akin at sinasabi na, sige pastor, sa inyo na po yan. No? At nakakabangha dahil may mga tao na talagang mayroon talagang puso na kapag ang lingkod ng Panginoon ang binibilhan nila or kung saan ay natutuwa sila na pagbilhan dahil naniniwala sila na kapag binilhan ko itong tao na ito ay mayroong gantimpala na mula sa ating Panginoon. Ano? At naniniwala ako na kahit ako naman ay pastor na rin, ano? Kapag mayroon naman ako nakita na mga pangailangan na ibang mga lingkod ng Diyos, ay ako rin po ay mayroong mga pagkakataon na ninanais ko na tulungan sila sapagkat naniniwala ako na ako ay dumanas din bilang lingkod ng Diyos, ay dumanas din ako sa pagsisimula ng aking pagmimisyon ay talaga nakaranas din ako ng matinding kahirapan sa aking buhay. Kaya alam ko kung ano yung nararanasan nila. Kaya yung damdamin ko po ay nailalagay ko sa damdamin nila na kapag nakikita ko may mga pangailangan ay isa po ako doon sa tumutulong sa kanila. Ano? Kaya matutok po tayo magtanim sa mga lingkod ng Diyos sapagkat sila po ay mga mabuting lupa na dapat nating tamnan. Okay? At alam naman natin na yung mga nagtatanim dyan. Okay. Naniniwala ako yung hindi kayo magtatanim sa batuhan, hindi kayo magtatanim sa masukal, hindi kayo magtatanim sa mga matitigas na lupa, kundi kung gusto nating umani ng sagana ay magtanim tayo sa mabubuting lupa. Pangalawa, plant good seeds. Ayan, so hindi lamang po tayo basta-basta nagtatanim. Diba? Pinipili din natin ang mga buto, mga binhi na ating itinatanim. Sabi sa verse 7,
Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. O, yan po yung natural ways. Ano, kung ano yung tinanim mong buto, eh yun din ang aanihin mo na bunga o prutas. Hindi naman pwedeng nagtanim ka ng buto ng mais, pero ang inani mo ay kalabasa. So, nakagulat po yun. So, ibig sabihin is what you sow is what you reap, and to harvest what we plant. Kaya naman, alam natin, yung mga magsasaka ay pumipili ng mga magagandang bini upang makatiyak sila na marami at malalaking bunga ang kanilang maani. Ayan, pinipili nila yung mga buto na kung saan ay alam nila at nakatitiyak sila na kapag tinanim nila yung buto na iyon, ay magiging maganda ang kanilang pananim. Ito ay meron din katotohanan sa ating pamumuhay na kapag tayo ay nagtanim ng mga binhi, ng mga buto, ng kabutihang loob, sa mga tao ay aani tayo ng maraming kaibigan sapagkat lahat ng ginagawa mo ay mayroong mga resulta o bunga na iyong mararanasan. Siyempre, kung ang itatanim mo naman ay hindi kabutihang loob, hindi naman pagmamahal, hindi naman kabaitan, ang itatanim mo naman ay mga chismis, galit, samahan ng loob, ano mangyayari? Sa halip na dumami ang iyong kaibigan, mawawalan ka nito, ibig sabihin, hindi magiging maganda ang bunga nito. Ano? Kaya kung ano yung tinanim mo, ay siya mo rin aanihin. Maaring ang mga pag-ani sa mga masamang motibo na ito ay maaring paghihinagpis at kasamaan. Kaya ang mabuting binhi na iyong itanim ay yung alam mo na kung saan ay nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Na sa gayon ay magbunga ito ng kapayapaan at kagalakan sa ating puso. Kaya wala tayong pangamba dahil kung alam natin na itinatanim natin na binhi o buto dito sa mga tao ay pawang mga kabutihan, kaayusan, pagmamalasakit, pagmamahal, pagtutulungan. So yung pagtulong ay nakatitiyak tayo na aani tayo pagdating ng panahon, aani tayo na kung tayo naman ang mga ilangan ay ito rin ang ibabalik nila sa atin. Ang kabutihan nila sa atin, ang pagmamahal nila sa atin, at ang pagmamalasakit sa ating buhay. Kaya mga kapatid, lagi nating isipin, ano ba yung mga binhi na itatanim natin sa kanila? Kahit nga sa pamilya natin, di ba? Hindi tayo pwedeng lagi nagtatanim sa pamilya natin ng mga negatibo, ng mga galit, ng mga poot, di ba? At yung mga anak natin, hindi po natin yan tinatamnan ng mga bad words. No? Hindi, yung mga panunungayaw, hindi po natin tinatamnan sila ng dahil magbubunga yan sa kanila, sama ng loob, ng rebellious spirit, pagkagalit, pagkapuot sa atin. At pagka sinabi mong bobo, tanga, wala kang kwenta, maya ka naman sa sarili mo, wala kang silbi. So, anong klase ang itinatanim natin sa mga anak natin o sa mga tao na iyon? Ano ang magiging resulta? Ano ang magiging bunga niyan? Di, kahinaan ng loob, self-pity, ano magiging bunga niyan? Yung pagiging rebelde at katamaran or ano man yung mga na makita natin na hindi maganda sa kanya. Kaya beware po tayo sa pagsasalita o pagtatanim natin dito sa mga tao. Mas maganda ko siguro kung tapnan natin sila ng na kung saan ay pangarap sa kanilang buhay, tapnan natin sila ng words of appreciation, di ba? Tapnan natin sila ng mga words of encouragement. Mas maganda kung yun ang itinatanim natin. Ano? Ayan. Kaya tayo bilang mga magulang, lagi natin tamnan ang ating mga anak ng mga kung saan ay may enjoy nila ang mabuhay sa mundong ito, may enjoy nila ang ating presence sa kanila, di ba? Dahil lagi sila nakakarinig ng mga kung saan iniahasik natin sa kanila na mabuting binhi. Amen po ba? Pangatlo is plant
spiritual seeds. Ayan. Ang sabi po dito sa verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ayan, so napakahalaga na tayo ay nagtatanim din sa tao, sa ating kapwa, ng mga spiritual na bagay. Sapagkat napakaganda na ang ating tinatanim sa kanila, isang kapakinabangan sa kanila at magpapalago sa kanilang pananampalataya. Meron bang nagtanim ng buto ng halaman, yung putong itinanim niya o yung binhi niya ay bulok, ang loob or ang paos, ibig sabihin ay alam mo hindi tutubo, okay, mabubulok lamang yung kanyang mga buto sa ilalim ng lupa. Ang mga buto na hindi pangtanim ay huwag nating asahan na mayroon tayong aanihin. So kapag kumakain tayo ng buto ng pakuan, no? Di ba? Tapos naisip natin, sayang naman itong buto na ito. Eh, huwag ko na lang kaya kainin, itanim ko na lang kaya. Eh, yun ay pangkain eh, no? Hindi pwede yun na itanim. Sapagkat kapag ito'y naluto na, eh hindi mo na pwedeng itanim ito sa lupa dahil hindi ito magbubunga o hindi ito lalago dahil mabubulok lamang ito. Kung tayo ay mga tunay na mananampalataya, huwag tayong magtanim ng mga makabuntong bagay na alam natin hindi aani ng mga espiritual at paglago at pagbunga sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo ay laging nagsasabi o nagsishare ng mga ng mga makabuntong bagay, okay, ng mga walang kwentang mga kwentuhan o pananalita, na alam natin na ang kahihinat na nito ay magkakaroon lang tayo ng mga lust of the flesh, magkakaroon ito ng pagiging makamundo, magiging worldly Christian tayo. So hindi po pwedeng kung ano lamang yung ating mga napapanood sa Facebook, sa TV, makamundong bagay o ano man yung mga alam natin ng mga kalaswaan o ano man yung mga hindi maganda na pag-usapan dahil ito ay makabundong bagay. Huwag na po nating ibahagi ito sa iba sapagkat hindi naman ito makatutulong sa kanilang buhay pananampalataya. Ang pinakamahalaga na may tatanim po natin sa ating kapwa ay yung mga tinatawag na spiritual seeds o yung mga words of God na kung saan ay pwedeng pagbulay-bulayan, na kung saan ay pinag-aralan natin na pwede natin maibahagi sa kanila, na kung saan ay magbibigay daan sa kanila para lumago sa kanilang pananampalataya. Hindi po pwedeng ang laging pinag-uusapan ay mga games sa Facebook or sa mga e-games. Hindi pwedeng ang laging pinag-uusapan ay mga artista. Hindi pwedeng laging pinag-uusapan ay basketball o mga laro. Hindi pwedeng ang laging pinag-uusapan ay mga kung ano-anong bagay. Mas mahalaga na kung saan ay tamnan natin yung ating mga cell member o yung ating mga anak o yung ating mga kaibigan, yung ating mga classmate, katrabaho. Tamnan po natin sila ng mga spiritual seeds. Sapagkat ang spiritual seeds ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Na kapag ito'y tinatanim natin, ano kaya ang aanihin? Ang sabi dito, ito po'y mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ito po'y mag-aani ng kapayapaan sa kanilang buhay. Ito po'y mag-aani ng kalakasan, katatagan sa kanilang buhay. Ito po'y mag-aani ng pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po'y mag-aani ng masaganang ani na kung saan ay patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon dahil naandun yung pananampalataya na nalagay sa puso natin. At nalagay sa puso ng mga tao na kung saan ay tinatamnan natin ng mga spiritual seeds dito. Lagi tayong nagpapahayag ng words of encouragement. Lagi tayong nagpapahayag sa kanila ng mga words na kung saan ay pangahawakan nila sa kanilang buhay. Mga salita na kung saan ay makakalaya sila sa kasalanan, makakalaya sila sa kanilang mga nakaraan, makakalaya sa mga kalungkutan, kapigatian, kabalisa sa kanilang buhay. Bakit?
Dahil ang mga spiritual words nito ang kanilang panghahawakan sa kanilang buhay. Kaya tamnan natin ang mga tao ng mga spiritual seeds. Hindi pwede na yung mga nabubulok na words o kung saan ay mga walang kabuluhan na words ang lagi nating ibinabahagi sa kanila. Yung mga green jokes o yung mga kung saan ay mga salita na kung saan ay pinagmumula ng pag-aaway, di ba? Merong mga ganong nagtatanim ka kasi ng ano ng isang salita na kung saan ay hindi niya kayang panghawakan o hindi niya maunawaan o nagbibigay ng galit at sama ng loob sa kanya, eh no, magiging bunga nito eh di away or paghihiwalay. Okay. So napakalaga na pangatlo ay magtanim tayo ng mga spiritual seeds sa mga tao na kung saan ay pinagmamalasakitan natin. Pang-apat, plant with perseverance. Ano? Nasabi po sa verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sabi, huwag tayong mapagod. Dapat meron tayong katiyagaan. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ayan. hindi ka naka-aning ngayon, eh hindi ka na magtatanim kailanman. Ano? Kailangan sa ating pagtatanim, eh, matyaga tayo. Dahil ito yung pamamaraan ng mga magsasaka. Ano? Alam naman natin na mga magsasaka ay grabe ang kanilang katyagaan sa pagtatanim. O ng palay, di ba? Alam naman natin yung palay. Ang proseso niyan, talagang napakahabang proseso. So, hinahangaan natin ang kanilang katyagaan at yung pagtatanim nila dahil alam natin na hindi po madali ang magtanim ng palay. Pero alam nila na sa takdang panahon sila ay aani. Dahil ang kanilang pagtatanim ay hindi lamang pagkatapos itanim, eh babalikan na lamang. Ano? Hindi pwede yung ganoon. Ang magsasaka, hindi pwedeng pag naitaw-taw na o naisub-sub na yung palay o natawag daw sa palay na yun na maliit, ano, ay iiwanan na at sasabihin, o dyan ka na, babalik ako after 4 months at para mag-ani. Ano? So, hindi po ganun. At alam naman natin na ito po ay mayroong proseso at ang proseso nito ay may panahon ng pagpili ng binhi. Ayan. At mayroong panahon ng pagpunla at paghahanda ng lupa. At pagkatapos ay pagtatanim, paglagay ng abono, and then mayroong panahon ng paglalagay ng pag-spray ng insecticide at pagdidilig o pagpapatubig at paghintay ng pagbunga, pag-aani, pagtilya o paghihiwalay ng dayami sa butil, and then pagka naihiwalay na yung butil ay mayroong panahon ng pagbibilad sa araw. And then, muling ibabalik sa sako. And then, may panahon niyang pag-imbak. Kung gusto mo ng laon, ano? And then, may panahon ng paggiling o paghiwalay ng ipa sa bigas at bago pa ito maisahing para kainin. Ano? So, ito yung proseso. Kaya pagtatanim din ng salita ng Diyos ay hindi ito natatapos sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kailangan mo rin itong pagtiyagaan at mayroon din tinatawag na pag-aalaga. Kaya ang ating pagtatanim ay meron talagang katyagaan. Meron talagang mga pagtitiis. Una, siyempre, katulad ng proseso ng pagtatanim ng palay hanggang sa maging kanin, eh meron ding proseso ang ating pagtatanim na may katyagaan. Una, pag-aralan ng paghandaan ang salita ng Diyos na itatanim mo sa puso ng mga taong iyong hahasikan. Pangalawa, sanayin mo na ibahagi ito upang di ka magkamali sa pagpapaliwanag nito. Ayan, so pinag-aralan mo, pinaghandaan mo yung salita ng Diyos na kung saan ay parang binhi ito na ipine-prepare mo. And then, ang gabi mo, isasanayin mo yung sarili mo na ibahagi ito. Ayan, may practice. Ano? And then, pangatlo, ihanda ang puso ng mga makikinig ng salita ng Diyos sa magitan ng pagkakaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa.
Ayan, so hindi mo pwede itong ibahagi o basta pwede itanim sa kanila. So kailangan mo din na ihanda ang puso nila para ito ay maging mabuting lupa. Okay, so yung maayos na relasyon at magandang relasyon nyo sa isa't isa, ito ay kaparaanan ng paghahanda. And then, pagbabahagi o pagtatanim ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayan. And then, kapag ito nabahagi niya at tinanggap na, naitanim na sa kanyang puso, ay mayroong pagpapatuloy ng pag-aaral o panghigit na maging malinaw ang dakilang plano ng Diyos sa kanyang buhay. And then, number 6, turo ang umiwas o talikuran ang mga kasalanan ginagawa upang magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So mayroong mga pagdidisiplina. So iyon yung tinatawag na paglalagay ng insecticide, no? And then sumunod ay yung bautismo sa tubig na dapat niyang maranasan bilang mananampalataya ay napakahalaga din na maranasan niya sa kanyang buhay. So iyon yung sinasabing pagpapatubig, ano, sa palay. Ay kailangan din naman ng palataya ng bautismo, ano, maranasan niya po yun upang tuloy ang pagtalikod sa kanyang mga kasalanan. Pag walo, kailangan na makita sa kanyang ang paglago at pagbunga. Ayan. So, yun ay hinihintay po natin na yung mga binhili, tinatanim natin sa kanya, ay lumago sa kanyang buhay, mag-mature siya na mananampalataya at magroon siya ng bunga, bunga ng Banal na Espiritu, bunga ng pag-ibig, ano, at bunga ng pagnanais na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ayan. Sumunod, ipaunawa sa kanya na marami siyang pagsasanay na pagdaraanan at kailangan niyang pagtiyagaan ang lahat ng ito upang sanayin sa paglilingkod at maging isang kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Diba? Hindi pwedeng pagkatapos na mamunga na, no? Nakikita natin yung mga pagbunga, yung pagbabago niya. Okay. Dumadaan sa proseso ng mga pagsasanay. Dumadaan pa rin sa proseso ng mga pagtitiis, ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Ayan, parang palay na kung saan dinadaan sa pag-aani, sa paggapas, sa pagtitilyar, sa paggiling, ano? Okay. Hanggang sa maging bigas siya, okay, at maging kapakinabangan. And then number 3, kapag naging kanin na siya, ibig sabihin, isa na siyang kapakinabangan sa hapag ng Diyos o sa gawain ng Panginoon. Ayan. Yun na yung tinatawag na sending. Ano? Yun yung siya po'y kapakinabangan na sa gawain ng Panginoon, sa iglesia ng ating Panginoon o sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dahil nakita natin yung kung paano napagtagumpay niya ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya. Kaya hindi naman lahat ay nakakarating sa ganitong proseso, no, na isang kapakinabang sa ating church. Dahil meron naman talaga na kung saan ay tinamnan natin, kahit na pinagtiyagaan natin, ay hindi pa rin sila naging matagumpay dahil dumaan yung mga pagsubok sa kanilang buhay ay hindi nila ito napagtagumpayan. Katulad ng mga kung saan ay nasa dawagan, nasa batuhan, nasa matigas na daanan na kung saan nila lang ng kaaway at nag-backslide, ano, at na kahit anong paanong pagtitiyaga natin ay hindi na natin mapabalik dahil naagaw na ng kaaway, ano. Kaya anong dapat natin? Patuloy natin po silang ipanalangin, ano, na sila yung muling bumalik katulad ng kalibughang anak. Kaya naman, ang tagapagtanim ay muli na namang magtatanim na may katiyagaan sa iba naman, ano. Okay. So, hindi po natatapos ang pagtatanim sapagkat ito'y panapanahon. May panahon ng pag-aani at may panahon ng pagtatanim. Ayan. So, nakita po natin, tayo po ba ay mga matiyagang tagapagtanim? Amen po ba? Sumunod ay plant good deeds. Ayan. Ito naman yung sinasabi dito sa verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, the planter's heart is planting good deeds. So, itinuro ni Pablo sa mga taga-Galacia na magpatuloy sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa mga kapatiran. Ano?
bagamat sinabi sa lahat ng mga tao, kailangan po natin gawin ito, pero meron siya sinabi na unahin ang mga kapatiran natin sa ating Panginoon. At sabi ni Pablo, kumisan, hindi kayo nakakaranas na ma-appreciate yung ginagawa nyo, hindi kayo mapasalamatan sa inyong mga ginagawang pagtatanim na ito sa kanila, ituloy nyo pa rin ang paggawa ng mabuti sapagkat naniniwala tayo na ito ay magbubunga ng maganda sa bawat isa sa atin. At dahil naniniwala si Pablo na sa tamang panahon ay aani ang mga tagapagtanim ng pagpapala na gumula sa ating Panginoon. Ang paggawa ng mabuti ay sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao. So hindi po natin pinapansin ang mga pangangailangan ng iba na alam naman natin na kung meron naman talaga tayo may tutulong sa kanila, bakit hindi natin sila tulungan at ipagmalasakit natin yung mga tao na nahihirapan, naguguluhan, lalong-lalo na yung mga tao na kung saan ay walang katiyakan sa kanilang buhay na wala hanggan. So wala silang direksyon sa kanilang buhay. Tulungan po natin na i-direct sila patungo sa ating Panginoon. Sa gayon ay makita nila ang dakilang plano ng Diyos sa kanilang buhay. So ipagmalasakit natin at ipakita natin na tayo mga mananampalataya ay handa magmahal at tumulong sa bawat isa sa kanila. Sapagkat ito sabi ng Panginoon. Sa Matthew 25:37-40, ang sabi po dito, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom at aming pinakain? O nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kay hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit? O nabilanggo at kayo aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ito ginawa. Kaya naman dumating ang panahon na kanilang tinanggap ang pagpapala ng Panginoon at ang kaligtasan nila dahil gumawa sila ng walang hinihintay na kapalit. No? Hindi nga nila inaasahan yung sasabihin ng Panginoon. Ginawa lamang nila iyon na kung saan ay alam nila na kailangan ng mga tao. Hindi po ba? So mga kapatid, sa panahon ito ay isipin po natin yung pagtatanim kaysa lagi nating abangan kung ano yung ating aanihin sa buhay natin. At meron namang iba na nakikiani sa mga itinanim ng iba. Ano? Bagamat may mga tao na kung saan ay siyempre nakakahiya nga naman yun. Ano? No, hindi naman tayo kasama doon sa kanyang pagpapagod sa pagtatanim. Maliban na lang kung talaga siya ay nagkusa na magbigay sa atin o magbigay doon sa kanyang kaibigan bilang kaparaanan ng kanyang pagpapakita na nais niyang tulungan ang mga taong ito. Ano? Alam niyo, isang vlogger sa Facebook ang aking pinanood ano, isang gabi. Ang pangalan niya po ay si Jose Haljorina. Ito po ay nakita ko madalas yung gumagawa ng video tungkol sa pagpapanggap. Ano? Okay, pagpapanggap. Minsan ay nagpanggap siya na ninakawan siya ng pera at ninakaw ang kanyang bag, yung kanyang cellphone, yung kanyang pitaka, ano? Yun naman ay kunyari lang, ano? At ipapakita niya lamang kung meron tutulong sa kanya. Ang kanyang nilapitan ay yung mga pulubi sa lansangan. Ano? Mga pulubi na kung saan ay walang inaasahan kundi yung mga limos na kanilang matatanggap doon sa mga tao nagdaraan, ano? At sa kanyang pagpapanggap ay sinasabi niya dito sa pulubi nito na ay baka po pwede makahingi na kaunting bariya kahit bisyo lang. Wala lang po akong pera sa ngayon, wala po akong pamasahe. Kaya nahihiyaman akong humingi sa inyo pero baka pwede makahingi ng kaunting bariya po sa inyo. Ano? So lumalapit siya sa mga pulubi. Sabi niya, ako nga nanghihingi din eh. Ano, yung mga ganoon, then kinakausap niya, sige na po nai, kasi gusto ko na sa inyo po ako humingi. Okay. At do sa apat na pulubi na yon na kanyang nilapitan ay lahat po yung apat na yon ay nagbigay sa kanya. Ano? Dahil nakita ng mga pulubi nito na itong tao ito walang pera pero sila
na kahit papaano ay nagkaroon sila sa pamagitan ng paglilimos. Eh, barya lamang naman ang hinihingi ito, bakit hindi nila may bigay, ano? Kaya pinagbigyan nila itong si Jose at binigyan nila. At doon sa bawat pagbibigay nila, ay sinasabi ni Jose, nay o tay o kuya o sino man yung kausap niya na pulubi, na sinasabi niya na hindi po ako talaga nawalan. Ito po ay pagpapanggap lamang po sapagkat sinusubukan ko po kung kayo ay magbibigay sa akin. Dahil alam ko na kayo po ay nangangailangan din ng inyo, ng pera na ito sapagkat mahalaga po ang pera sa panahon na ito. Ang ginawa niya, binalik niya yung pera na kung saan ibinigay sa kanya at tapos ibinigyan niya ng 500 pesos. At sabi niya ay dahil po kayo ay may mabuting kalooban na hindi niyo inisip na na kayo ay mawalan, kundi ang inisip niyo ay ako'y matulungan, ay binigyan niya sila ng tig pa 500. So, alam naman natin na marami mga tao na kung saan ay mayroong mga ganitong puso. Ano? So nakita natin dito sa kwento na kung saan ay yung pagtatanim mo ng barya ay umanim ng 500. So ganoon din eh. Kapag tayo ay nagtanim, no? Tayo po ay nagtanim ng mabuting kalooban, nagtanim tayo ng may kabutihan, nagtanim tayo ng may pagmamahal at pagmamalas sa akin, ay alam natin na ito ay mayroong pag-aani na mas malaki, mas maganda kaysa doon sa ibinigay natin. Ano? At nakakatuwa dahil habang pinapanood ko ito, tinitingnan ko, inaabang ako, magbibigay ka ba itong pulubi na ito? No? Pero nakakagulat dahil naando sa puso nila yung pagmamalas sa akin din. Ano? Dahil danas nila yung mawalan. No? Danas nila yung sila po ay makaranas ng mga kawalan sa buhay. Itong mga pulubi na ito ay alam naman natin na kung gaano kahirap ang kanilang buhay. At minsan hihingi sa mga kakatukyan, sa mga sasakyan, yung iba, at manghihingi ng limos, yung mga dekotse, mga mayayaman, ano, na minsan napapansin ko, nakikita ko, hindi pinagbubuksan. Sasabihin, wala, alis. Ganun. So, ganoon sila. No? At meron naman talagang may puso na nagbibigay. Hindi lamang barya, kundi papel yung kanilang inaabot. So, may mga taong tunay na nagmamalasakit. So, nangangahulugan lamang ito na ang puso natin ay dapat ay naandoon sa pagtulong at naandoon sa makita natin kung ano yung pangangailangan ng iba. Hindi dahil sa pagtinulungan natin ay meron itong balik, kundi tumutulong tayo dahil ito yung nasa puso natin. Amen po ba? So, kung bakit ko naikwento ito, dahil alam ko na lahat naman po tayo ay merong kakayanan na tumulong, kaya panatilihin natin sa puso natin ang pagmamahal at hindi ang pagiging makasarili natin sa ating buhay. Kung nakaya ng pulubin na magbigay, lalo na siguro po tayo. Amen po ba? At kung minsan ay yung para sa Panginoon, minsan sinasabi natin tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, pero yung para sa Panginoon, hindi natin maibigay. Yung ating mga ikapo, hindi natin maibigay sa Panginoon. Hindi naman sa atin yun. Ano? At maging sa ating pag-offering, ano? Ay parang merong kabigatan ng ating mga kalooban, ano? At lagi iniisip, saan ba patutungo itong mga ibinibigay natin ito? Kung maaari tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga nagsasabing, mga tunay na Kristiyano, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Gawin po natin ang mabuti para sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon at sa ating kapwa. Sapagkat marami po nangangailangan. So, sana po ay maging bukas yung puso natin at magkaroon tayo ng pusong mapagbigay, dahil gagawin natin ito para sa gawain ng Panginoon. Gawin po natin yung nararapat. Huwag tayong laging tikom ang palad. Hindi tayo pwedeng laging mareklamo, laging nagdadahilan
para hindi tayo makapagbigay o para hindi natin maibalik ang para sa Panginoon. Kung gusto natin umani ng sagana, unahin po natin ang Panginoon sapagkat kanya sinabi na kung uunahin po natin yung pagsusumikap natin na unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay nito ay ipagkakaloob sa atin. Itong inuuna ang para sa Diyos ang pinangakuan ng ating Panginoon na siyang pagpapalain sa lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya sikapin po natin na tayo makapagtanim una sa mabuting lupa or good soil. Magtanim tayo sa gawain ng Panginoon. Yung tithes, kapag binigay mo, hindi ka pa nagtatanim yan, ha? Hindi ka pa nagtatanim yan. Ibinili ko lang sa Panginoon. Ang pagtatanim, yung pagkakaloob mo ng yung kaloob sa ating Panginoon. So yan po yung ating tinatanim sa ating Panginoon. And then, magtanim tayo sa mga lingkod ng Diyos. Magtanim ng mga good seeds. Huwag naman yung tira-tira ang binibigay natin. Huwag naman yung nagbibigay tayo na may galit ng mga may sama ng loob sa kapwa natin. Eh, nung aanihin natin, kabulukan ang ating mga aanihin. Magtanim tayo na may pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Magtanim na mga espiritual na bagay. Huwag yung puro kwento at walang nawalang kwenta ang itinatanim mo o yung mga makabundong bagay na nakikita sa iyo ng mga tao. Magpagamit sa Panginoon dahil siya ang nabigay ng talentong nasa iyo ngayon, kaya ipagamit mo ito nang ito'y maging kapakinabangan sa gawain ng Panginoon. Magtanim na may katiyagaan. Huwag naman yung nahirapan lamang ng kaunti at hindi lang napansin, nawala na at ayaw na magpagamit sa Panginoon. Pinagtiyagaan ka din ng mga taong nagnanais na ikaw ay lumago. Di po ba? Kaya kung ikaw ay pinagtiyagaan ng mga pastors, ng mga leaders, dapat maging matiyaga ka rin sa iyong pamumuhay at sa iyong pagtatanim. Magtiyaga hanggang sa ikaw ay gamitin ng ating Panginoon. At magtanim ng pagtulong sa kapwa, huwag laging paasa at lagi naghihintay ng tulong sa iba. Kapag natuto ka magtanim ng tulong sa iba, kapag dumating ang panahon na nangangailangan ka, kahit na hindi ka humingi sa kanila, ay kusa silang tutulong sa iyo dahil maaalala nila ang magandang ginawa mo sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, be a good sower, be a good planters. Ang heart of the planters ay laging nakatingin doon sa kung ano ang maibibigay natin at hindi kung ano ang makakamit natin. Sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob ng mga anihin nito sa atin, ang Diyos ang magbibigay ng mga pagpapala nito sa bawat isa sa atin. Kapatid, kamusta na ang puso mo sa pagtatanim? Ang puso mo ba ay sa pagtatanim ay punong-puno ng pag-ibig? Kapatid, kung iyan ang nasa puso mo, ang aanihin mo'y pagmamahal mula sa Panginoon at pagmamahal din mula sa iyong kapwa. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong katuruan ng sana'y pinagkalobos sa amin. Salamat sapagkat tinuruan mo kami kung paano magtanim ng nagmumula sa aming maayos at mabuting puso. At hayaan mo, O Diyos, na sa aming pagtatanim na ito ay maipakita namin na kami ay tunay na mga anak ng Diyos na hindi po kami manghihinayang sa aming pagtatanim, kundi kami po ay magkakaroon ng katiyagaan, magkakaroon po kami ng pagsusubikap na ito po ay alagaan at patuloy na makita sa bawat isa sa amin na kami po ay mayroong tunay na pagmamalasakit sa lahat ng mga tao, kaya sa ang itatanim po namin sa kanila ay mga salita na kung saan ay magpapalakas ng kanilang kalooban, mga salita na kung saan ay magbibigay sa kanilang kapayapaan, ng kagalakan sa kanilang puso. Ang itatanim po sa namin sa kanila ay kung saan ay magbubunga ito ng katatagan, pag-asa at pananampalataya, malaking pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat sa ipagtuturo sa araw na ito. Naniniwala po kami
na ito po yung magagawa namin sapagkat alam namin na ito po isang malaking kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Sa gawain mo po, Panginoon, at patuloy na lalawak ang iyong kaharian dito sa lupa kung ang lahat ng tao ay marunong magtanim sa aming kapwa, sa mga tao, at sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong pangunguna ng Banal na Espiritu sa bawat sa amin. Sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilaan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ipong aming dalangin. Amen. 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 God bless you all. To God be the glory.